Hello guys! Nandito naman ang pobreng kapampangan. Ito'y part 2 ng aking video dun sa naunang video ko ay yung tips o idea, yung pagsasangkap ng gamot. Yung icon na sinabi ko sa inyo na pagsangkap na pamatay ng mga insekto na kagaya ng mga ipis, mga langgam, mga scorpion o ano pa mang insekto na nakaka-apekto sa atin dyan sa kusina natin. Lala na yung scorpion dito sa Saudi, yan ang napakadami dito. Napakadelikado po yan. Kaya dito sa Saudi, need talaga ng pest control, lalo na dito sa kumpanya namin. Pest control technician po ako. 7 years na ako nagtatrabaho, kaya alam ko na yung mga chemicals na ginagamit ko. Iba-ibang mga chemicals mga ginagamit ko. At ang i-recommend ako po sa inyo, international yung mga ano na to, gamit na ito. Icon po. Hanapin ninyo at mag-search kayo kung ano yung mga ginagamit na pang-spray sa mga kusina ninyo. Hindi po basta-basta ang gamot na ginagamit, kasi po napakadelikado, nakakalasan po yan. So, starts po tayo. Basic lang po itong tuturo ko sa inyo kung paano po mag-spray. Kagaya dyan sa lababo ninyo, huwag kayong mag-spray mga guys. So, ang aturo ko lang po sa inyo is kagaya nitong hugasan ninyo, huwag kayong mag-spray dyan sa handle ng mga gripon nyo, kasi po dyan kayo mahawak at kumukuha ng mga panghugas ninyo. Mag-spray kayo dito sa mga butas, sa hole. Ayan, taga, dyan po. Para tuloy-tuloy yung pag binuksan ninyo itong ano ninyo, gripo, kagaya nyan. Ayan, dadalo yan at bababa sa underground. Yung mga ipis na namalagi sa ilalim, mamamatay. Ganyan po. Lalo na dito sa locker ninyo, yan, lalo na may mga gamit kayo, huwag kayo mag-i-spray dyan. Tatanggalin nyo yan bago kayo mag-spray. Mag-i-spray kayo dyan lang sa baba, sa pinag, alam nyo na kinakapitan ng mga ipis. Ayan. Hindi po ako pwede mag-spray ngayon dahil dito, kasi may mga gamit sila, pagkain yan. So, dito lang tayo sa ibaba. Dyan kagaya nyo yung mga locker ninyo, dyan sa ilalim. Spray nyo yan. Para yung mga ipis, kagaya dyan, dyan sa taas. Dyan sila namamalagi, yung mga butas-butas na yan. Dyan sila. Ayan. Tatanggalin nyo yung lahat ng mga gamit ninyo na alam nyo na may sprayan ninyo. Bago kayo mag-umpisa, guys, kailangan tanggalin nyo muna yung mga maapekto na mga gamit, kagaya ng kaldero, mga kawali, o ano mga bagay na ginagamit nyo araw-araw. Basta dyan lang sa mga paligid. Basic lang po itong tuturo ko sa inyo. Saka po dito sa mga gilid dyan, dyan kayo mag-i-spray. Dyan po kasi namamalagi yung mga ipi. Dyan. Sa gilid. Saka itong sinasabi ko sa inyo, yan, sa butas ng inyong mga banyo, yan, sa mga hole, dyan po kasi namamalagi yung mga ipis. Yan ang alam ninyo, napakadumi ng ipis kung saan-saan pumupunta. Dyan sa mga gilid. Ayan. Ayan po. Sa gilid lang, tsaka yung mga basurahan nyo. Ayan. Ayan sa mga basurahan. Dito sa hole ng inyong mga lababo. Ayan. Diyan po sa mga gripo, huwag kayong maglalagay kasi hinahawakan nyo yan. Baka malasong kayo. At lalong-lalo na sa inyong kwarto, huwag kayong mag-i-spray kasi po itong gamot na i-recommend ko is napakabaho, tsaka may hilo yung mga kasamahan ninyo. So, punta tayo doon sa labas naman. Tapos na tayo sa kusina. Ito yung basic lamang po na itinuturo ko sa inyo, para alam nyo rin yung mga gagawin ninyo. So, kagaya ng sa bahay ninyo, dito kasi may maraming mga scorpio. Diyan sa gilid. Mga langgam. Diyan sa mga gilid diyan. I-sprayan ninyo. Maraming mga insekto, mga scorpio dito sa South. Kaya ini-sprayan ko dito sa labas. Ayan. Paikot ako. Diyan din sa kabahayan ninyo, lalo na yung bahay ninyo malaki, marami din mga langgam, pwede rin ito. Yung icon na sinasabi ko sa inyo, ito'y pampaging din, ginagamit namin sinasangkapan
yung usok, yung fogging na pang mosquito, yung mga may uso ngayon yung mga sakit na sa salamok. Napakadelikado po yan pag nakagat kayo ng lamok, siguradong nakakamatay po yan. Kaya ingat po tayo. Ayan. Tsaka pag nakagat kayo, yung magkakaroon kayo ng malaria sa kagat ng lamok. Napakauso po yan sa ating ano, lugar, lalo na kapag marumi ang inyong paligid. Ito rin pang-spread din sa mga basurahan, sa mga garbage. Yan. Dito. Ni-spread din namin yan dito sa mga garbage. Kasi yung mga langaw na dumadapo yan. Alam niyo naman ang langaw, napakadumi din yan na insekto. Recommenda rin sa inyo yan yung icon. Pwede rin sa langaw yan. Tsaka yung pampaging. So tapos na ako dyan sa paligid na yan. Yan basic na tinuro ko sa inyo ay tandaan nyo lamang po yan para sa inyong kaligtasan at sa malayo kayo sa sakit, lalong lalo na ang ipis. Napaka dumi na insekto yan, kung saan saan pumupunta, kung saan sulok na nakatira, kagaya sa mga butas ng inyong mga inodoro, di ba? Napaka dumi po yan. At saka yung mga langaw, ayan, kung saan saan dumadapo yan, nakakasakit po yan. Kaya yung idea, yung tips na binibigay ko po sa inyo ay napakaganda po sa pang-araw-araw na inyong mga ginagawa. Kaya yung tinuro ko po sa inyo, sana meron po kayong matutunan. At lahat ng video na ina-upload ko ay para po sa inyo yan. At marami pong salamat sa inyong panonood. At sana lagi po kayo manonood sa aking mga video. Suportahan niyo po ako. Marami po kayo matututunan sa mga video na ina-upload ko. Suportahan niyo po ako. And huwag niyo pong kalilimutan, i-subscribe ang aking channel, Pobreng Kapampangan. And don't forget, hit the bell button notification para updated po kayo sa mga video na ina-upload ko. Okay po? Ayan po. Ang inyong lugkod, pobre. Ayan. Maraming pong salamat. Sige po. Have a nice day. Happy weekend po sa inyo and God bless.